Ayan, at nagbabalik ang inyong kasosyo sa negosyo. Ngayon naman po ay pangnegosyong recipe pa rin po ang gagawin natin mga kasosyo. So ngayon po ay gagawa tayo ng pangnegosyong yema. So napakadaling gawin lang po nito mga kasosyo. Sana po ay magustuhan niyo po. So para po sa ating mga gagamitin ay kailangan lang natin ng water cellophane. So ito pa ay plastic cellophane na ginagamit natin sa pulveron, sa pastillas, and then tatlong large na egg yolk at isang lata ng malaking condensed milk. At gagamit rin po tayo ng butter. So gagamit po ako dito ng 1/4 butter, 1/4 na bar ng butter. So, para simulan ng ating pagluluto ng yema ay, so, nakapatay po ang aking kalan mga kasosyo. So, ilalagay ko lang po dito muna ang condensed milk. At ang ating tatlong egg yolk. So, imimix po natin ito ng maigi bago natin buksan ang ating kalan. So make sure po na talagang na-mix niyo po siya, na-combine niyo po ito. So ayan, pag na-combine na po, bubuksan na po natin ang ating kalan, pero nasa low to medium setting lang po ng flame mga kasosyo. Mahina lang po ang apoy natin para hindi masunog yung ilalim. So, continue lang po. Or kung hindi naman, mga balik-balikan nyo lang po. Balik-balikan nyo lang po yung paghahalo nyo. And then, ilalagay na po natin yung ating butter. So, 1/4 ng butter. Or 1/4 cup. Kasi po, ang isang buong butter natin ay 1 cup po yun. So, ito 1/4 cup. So, antayin lang po natin ito na totally mag-melt siya. So, mag-melt naman po yun kasi mainit ang ating mixture. Right? So, dapat po maging ganito ang consistency ng ating yema. So, approximately mga 30 minutes sa mahinang apoy lang, halu-haluin natin. So, kapag ganito na po ang consistency ng ating yema, so pwede na nating patayin ang apoy mga kasosyo. At ito, transfer lang natin ito sa isang lalagyan lang na flat. At hayaan lang muna natin ito na medyo mag-cool down ng konti. So, kailangan po mga kasosyo, hindi po lalagpas dun sa talagang ang tigas na nung texture ng mixture nyo. Kasi po, kapag kinool down nyo na siya, baka sobrang tigas naman na. So, dapat po tamang-tama lang. So, ipa-flatten ko po ito dito para dito ko na siya ihiwain mamaya. So, ayan. Nag-cool down na po siya. So, ang gagawin ko lang naman, optional lang naman ito kung meron po kayong paraan para ma-divide equally yung inyong yema. So, ito pong ginagawa ko ay kinakat ko lang po ito para maano ko siya, matansya ko siya, or I mean pare-parehas lang po yung laki ng aking yema. So, next step naman na gagawin natin ay
Siyempre, magbabalot na tayo. So, ayan na. Dry po ang ating... Kapag hinawakan nyo siya, hindi siya didikit sa kamay nyo. So, ganito lang po mga kasosyo ang pagbabalot ko ng yema. Ang importante lang naman po dito is malak mo yung pinakahangganan ng yema para hindi siya mapasok ng langgam or kung ano, hindi siya madumihan. So, ganyan lang po kadali. Press nyo lang po yung apat. Apat na kanto-kanto. Ayan, apat na edge niya. So, ayan. One more time. So, ito lang naman po ay technique ko lang. So, sa tingin nyo po, meron kayong ibang technique ng pagbabalot, yung parang medyo patatsulok na pahaba, para medyo malaking tingnan, okay lang. Ayan, so, bali nakagawa ko ng 22 pieces. So, ayan. So, titikman na natin. Ito pong yema ko na ito mga kasosyo, ay ito po yung parang dumidikit sa ngipin natin. Ha? Kapag kinain mo to, ang tagal bago maubos sa bibig nyo, promise. Ang tagal bago nyo maubos ang isang balot. So alam mo yung parang nougat yung kinakain mo na malambot na. Basta try nyo po ito mga kasosyo, promise magugustuhan nyo po ito. Okay, so yan muna po ang aking recipe for today. Abangan nyo pa po ang aking susunod na pangkabuhayan or pangnegosyong recipe. Mga kasosyo, thank you for watching. Bye!